sa'yo na to, Ram. Nandito lang naman ako para kausapin ka. Ikaw ang Supremo. Didiretso yun ako, Senator. Nandito ako para alukin ka na pumanig sa akin. Kasama ang mga makapangyarihan at ma-impluensyang tao sa gobyerno. Pamumunuan natin pag-aharian ang buong bansa. Ayaw mo? Ayaw mong manatili sa gobyerno? Magagawa mo yung kapag pumanig ka sa akin. Pumanig sa kasamaan? Yung mas sinasabi mo? Hindi ba't bawat opisyal ng gobyerno ay gustong manatili sa posisyon? Mas gugustuhin ko pa maging ordinaryong mamamayan na lamang kesa makuha ang posisyon sa maling pamamaraan. Mas kung ganun, sabihin mo sa akin, Senator, ano ba ang pinakaasam ng puso mo? Makita ang bawat Pilipino mamuhay ng malaya sa kahirapan at kasamaan. Ayos at mabuting buhay para sa lahat. Ang gusto ng puso mo ay mapabuti ang buhay ng iba. Dahil yun lang ang tanging pamamaraan. Gustong-gusto ko maging presidente. Para matalo kita. Para mapigilan ko ang pag-aasik mo ng kasamaan! At sa tingin mo, kaya mong gawin niya na mag-isa? Lahat ng bagay may katapat. Kahit ang kapangyarihan mo. Lalo-lalo ng kasamaan mo. Kung hindi man kita mapigilan, hindi ibig sabihin mo na panalo ka. Dahil naniniwala ako, mayroong mga tao pang susunod sa akin para hadlangan ka. Isang tao na naniniwala pa rin na nananaig ang kabutihan labas sa kasamaan. At kung di man ako yun, siya ang tatapos sa'yo. Brad, yung nakaburo ba dyan, yan ba yung nadamay dun sa pagka-ambush kay Senator Malyari? Ha? Oo, kanina. Andito si Senator. Sige, salamat. Hindi mo nga talaga alam kung anong kaya mong gawin. Binigyan na kita ng pagkakataon para pumanig sa akin. Pero ngayon hindi na. Dahil sa ayaw at sa gusto mo. Magiging katulad ka na namin. Sa tingin mo, kaya mo akong patayin gamit yan. Sobrang biglaan. Sobrang bait pa yung nag-jowin. Oo nga. Sayang. Pagpunta natin pa naman ng kaibigan natin.
Hindi na lang siya nakapagpaala ng maayos ko na nanda. Joey, ayak! Rodolfo! Daddy! Rodolfo! Daddy! Daddy! Inaasikaso ng lahat ng Senator Maria na lahat na napatay dito na lang ang buhay. Pagtanong din ako sa ibang mga pamilya, kaya na po din kapaibigan nila si Joey. Sa isang bilang nila alam, ang muling paalam daw ng anak nila, mag-overnight lang sa kalitipan. Kung nakita mo isang bangkay, grabe, lumay-lumay yung katawan. Nagawa lang ng maraming lolo. Laki ang halaga ng gumastos ito para maayos. Malinay. Alam ko din yun. Mas mabuting tumahimik na lang tayo. Basta kung ano na lang yung alam ng mga pamilya nila, at kung ano yung lumabas sa balita, yun na yun. Inaambush ng mga armadong kalalakihan, pero bakit luray-luray ang katawan? Prof. Stacy, ginapayagan nyo na kami ni Leo. Walang makakaalam na nandun kami. Hindi nga maaari. Paano kayo nakakasigurado na walang aali-aligid na mabampira? Prof, hanggang sa huli, hakayaan ba namin mga kaibigan namin? Huwag na kayong mag-alala. Inaasikaso na ni Senator Manyari ang matahimik na burol ng mga namatay ng Moon Chasers. Ngayon, hindi ko pa ipipigilan. Gusto niyo mag-alay, gusto niyo magdasal, go ahead. Pero hinding-hindi ko kayo pwedeng payagan. Tita, namatay na doon si Senator Mayari. Katatago na dito! Nag-suicide daw ho. Totoo! Sabi mo ba na may kinalaman ng Supremo sa pagkamatay ng senador? Posible. Si Senator Malyari ngayon ang pinakamaingay na mananalo para sa pagka-presidente. Hindi naman kaila sa inyo na patuloy na nagpapalakas ng pwersa ang Supremo. Malaking posibilidad na kunin siya ng Supremo para maging kampol. Ibig sabihin, hindi basta-basta yung pag-ambush kay Senator Malyari. Malamang inatake siya ng mga vampira para i-convert siya. Nagkataon lang na nandun yung mga kabataan para pigilan yung pangyayari. Hindi ordinaryong ambush ang nangyari na pinagbabaril lang ang biktima. May labanan na nangyari. At dun sa narinig ko, may mga ibang biktima na tinago nila yung mga sugat at kalmot. Mga vampira ang gumawa nito sa kanila. Ang napinagtataka ko lang, bakit nandun yung mga kabataan yun? At paano na nalaman na sasalakay mga vampira? Hindi basta-basta ang grupong to. Kung malakas ang loob nila para sabayan ang pag-atake ng mga vampira, ibig sabihin, buo at organisado sila. Maaaring may mga armas sila laban sa mga vampira. At pinaka-importante sa lahat, may nagbibigay impormasyon sa kanila kung sino ang next target ng Supremo. Maaaring galing sa kuta ng Supremo ang impormasyon. Kaya kailangan natin silang makilala. Pumayag akong maging gabay ng Moon Chasers. Dahil gusto kong tumulong sa mga nabiktima ng mga vampira. Pero napakahirap magpatuloy. Kung yung mismong kasama mo sa pagkipaglaban, kasama mo sa paniniwala, ay sila mismo yung nagiging biktima. Akala ko matibay ng loob ko. Pero pag talagasan ka ng makasama mo, nakakaramdam ako ng panghihina. Pero, binibigyan lang ako ng mas maraming rason
para ubusin ko ang lahat ng vampir. Hindi ako titigil hanggang hindi sila nawawala sa mundong ito. Jake, ano yan? Kadena? Gawa sa pila? Walang kahirap-hirap na natapos ang buhay ni Senator Malyari. Pero kinailangan pang akong kumilos para doon. Sabihin mo sa akin, bakit nandun ang mga kabataan yun sa oras ng pagsalakay nyo kay Senator Malyari? Hindi ko alam, Supremo. Paano nalaman ng mga hamak na tao ang araw ng pagkilos nyo? Umalis na kayo! Maliban sa'yo, Terin. Hoy, Panayang! Lolo, sige na. Hindi ko masagot yung mga tawag nila eh. Sigurado ko, hinahanap na nila ako. Tristan, nabubulol ako pag nagsisinungaling. Baka mamaya mahuli ako pag tinanong kung nasan ka eh. Ayoko, iba na lang. Lolo, sige na. Gusto ko malaman kung kamusta na sila eh. Hindi ko alam. Mamaya ano na nangyari sa mga yun. Isa ditong nagtatago ng totoong motibo. May isang espiya sa grupo natin. Espiya? Mahal na Supremo? Oo. Isa sa aking mga alagad ang traidor. May isang nangangahas na sumalungat sa aking mga plano. Pinipigyan ko ng responsibilidad para hanapin ang traitor na yun. Susunod po, mahal sa pen. At sa oras na malaman ko kung sino ang tumatraitor sa akin, masahol pa sa kamatayan ang mararanasan niya. Po kayo. Maraming salamat, Neri. Nga pala, Betty, tita ni Tristan. Hello po. Pasensya na sa abala, Neri, ah. Nag-aalala lang kasi ang inay ko, eh. Hindi namin makontak si Tristan. Naku, matagal na rin po kasi kami hindi nag-uusap ni Tristan. Kaya hindi ko po alam kung nasaan po siya, eh. Ganun ba? Eh, kasi iniisip namin, kung wala si Tristan sa trabaho, baka ako nasa grupo ng Moon Chasers? Naku, Doc, hindi sumali si Tristan sa grupo namin. Hindi. Neri, matanong lang kita, no? Kasi naikwento sa akin ni Doc yung tuko sa grupo niyo, yung Moon Chasers. Naghahanap ba talaga kayo ng mga bambira? Naku, hindi po. Yung grupo po namin, mahilig lang kami sa mga kwentong vampira o sa mga movies tungkol sa vampira, pero hindi naman po kami naghahanap ng totoong vampira. Nung nakita nga po ni Tristan yung grupo namin, medyo na-turn off po siya, kaya hindi na siya sumama sa amin kahit kailan. Kaya yung Doc, yung huling punta ko po sa talyera niyo, eh yun na po yung huling namin pag-uusap ni Tristan. Kaya pasensya na ho kung wala po akong maitutulong sa inyo ngayon. Huwag kang mag-alala, Betty. Walang mangyayaring masama kay Tristan. Mamaya lang, baka nasa trabaho lang yun eh. Magpaparamdam din yun. Talagay ko, nasa bahay nyo na nga yun eh.
Ito na ang last dose ng serum. After a few days, full recovery na kayo. Yes! Nasaan si Tristan? Hindi ko nga alam, Prof. Ako rin, Prof. Pag-ising ko, wala na sa tabi ko. Baka naman kasama lang ni Piolo. Sino kasama ko? Saan nagpunta si Tristan? Nawawala si Tristan? Pasensya na po kayo, Lola. Pero huwag na po kayo mag-alala. Konting panahon na lang po. Mas mag-aalala lang po kayo sa akin pag nakita niyo ako. Pasensya na po kayo. Uuwi ako pagkagaling ko. Gusto ko na rin po kayong makasama. Pupunta. Saan ka pupunta? Nag-aalala na yung pamilya mo sa'yo. Pati ako tinatanong nila, wala akong maisagot. Basta may hayaan mo muna ako. Eh, yun na nga yung ginagawa, di ba? Hinahayaan ka namin. Ginagawa mo kung anong gusto mo. Hindi ka ba na nagpaparamdam sa kanila? Tapos ngayon, pupunta ka dito, sisilip pa, tapos aalis ka na naman. Maawa ka naman sa lolotona mo. Matatanda na yun. Huwag mo sila pag-alalahin ng ganyan. Hindi mo ko naiintindihan. May mga dahilan ako. Kaya sa ngayon, hindi talaga muna nila ako pwedeng makita. Marami na sa mga kasamahan ninyo ang namatay. Pati yung inaasahan natin at ang mamalasakit na si Senator Malyari, napatay na rin nila. Wala kahit sino sa inyo ang ligtas sa labas ng headquarters na to. Dahil hindi pa tayo handa. Kaya't hindi dapat lumabas si Tristan. Kailangan hanapin si Tristan. Ikaw, Piolo, ikaw lang ang hindi markado sa grupo nito. Mas madali ka makakilos. Ikaw ang humagpiktis na. Yes, Prof. T. Papaalala ko lang sa inyo, walang lalabas ng headquarters para na rin niya sa kaligtasan ninyong lahat. Paul, kamusta ang lolo't lola mo? Nasasala naman po sila, tita. Iyaya ko nga mag-park pero ayaw naman po nilang lumabas. Masama po yung pakiramdam ni lola eh. Sige, tanungin mo na lang sila kung ano gusto nilang kainin. Sige po. Kuya, huwag naman sanang tama ang hinala ko. Tiniis kong malayo si Tristan sa amin.
na maialis siya sa probinsya kasi iniisip kong mas mapapabuti siya dito sa Maynila. Malayo sa lugar natin. Malayo sa mga bampira na sumira ng buhay natin. Pero bakit ganito nangyayari ngayon? Ayaw mo umuwi. Lika, ako magpapauwi sa'yo. Miho! Aray! Ano yan? Siguradong manalo ko siya sa Supremo. Ngayon pa lang, magtago na siya. Sa'yo hindi mag-aalala. Sabihin mo kasi anong nangyayari sa'yo. Sabihin mo sa'kin kung paano kita matutulungan. Basta may layo mo na lang ako dito. Uy! Stan! Nandiyan ka ba? Bakit wala naman tao? Sino yan? Hinahanap mo si Tristan? Andiyan na bang apo ko? Hindi po. Kaibigan po ako ni Tristan. Andiyan ba siya? Wala siya. Ano ba nawawala si Tristan? Saan mo siya kaibigan? Aunt Betty! Opo to, hindi niyo po ako naalala? Opo to, si Mata! Taga San Isidro, kababata po ni Tristan! Ah! Ikaw yung bumubugbog sa apo ko! Siya ba yun? Si Mata! Nung ano po yun, nung bata pa po kami, pero ngayon hindi na po. Close na po kami ni Tristan. Yolo na nga po tawag niya sa akin eh. Init. Mio, salamat. Gusto ko malaman kung anong nangyari sa'yo. Sino yan? Nakita mo na siya sa pulang lupa. Kailangan na ng tulong. Yung Tristan? Bakit mo siya dinala dito? Alam mo kung ginagawa mo? Kaya nga makikausap ako sa'yo na huwag mo na sabihin sa kanila na nagdala ako ng kaibigan dito. Hindi ko lang siya mapabayaan. Ngayong gabi lang. Bakit mo hinahanap si Tristan? Mata. Oo. Tinatanong kita. Hindi, nung si Tristan, tsaka nagkasalubong po kami dun sa pinagtatrabuhan ko. Nasakay po ako sa jeep niya. Di ba po na masyado siya ng jeep? Mangangamusta lang po sana. Ay, init po talaga dito, no? Teka, natatandaan ko. Oo. Ikaw yung kinukwento ni Tristan noon. Yung bata nakakita ng bampira. Nung ano po yun? Maliliit pa po kami noon, Auntie Betty.
Nakalimutan ko na po yun eh. Tsaka po baka na malikmata lang ako. Wala po yun. Init nga po talaga dito, no? Walang hangin. Sir Tristan, bakit ang dami mong tama?